Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Ngayon po ay araw na ng Martes. Yan. So, ngayon po mga kapatid ay patuloy tayong magpupuri sa Panginoon, tumingin sa Kanya, sa ating pong Panginoong Jesus. So, salamat po kay Brother Sunny Berhines sa isang magandang awit. Yun po ay kanyang sariling composition. So napakaganda ng sariling composition na awit ni Brother Berhines. Pwede nyo rin po pag-aralan at bakanta sa ating po mga churches. Ano? Napakaganda. Jesus, nang ikay aking makilala. Yan. So ang ating pong pinaka-key text, Isaiah 45 verse 22. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at amin pong idinadalangin ang amin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Gabayan niyo po nawa kami at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa inyo. Panginoon, salamat po ng marami sa buhay na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So sa ating pong pag-aaral ngayon, yung pong Isaiah 45:22, sabi po dito, ako'y tumingin sa, kayo'y tumingin sa akin at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. So sabi po dito ng ating pong Panginoong Diyos, walang ibang Diyos liban sa Kanya. Kaya dapat na tayo ay tumingin sa ating pong Panginoong Diyos. So kung buksan po natin ang ating, titignan natin yung pong sinasabi dito sa ating pong devotional, tatanggap ta kayo ng kapangyarihan. Ano ang sinasabi dito ng ating pong pag-aaral? Ano ang pinupunto? Yan. Ang sabi dito, tumingin sa ating Panginoon at tayo ay maliligtas. Ang dito po sa Bible commentary, wala namang sinabi dito ng look at me, ang sabi dito, no? Look to me, salvation is available to all who look to God, to all whose hope is in God of Israel. Even when God chooses Cyrus to fulfill his purposes, he introduces himself to him as the God of Israel. Ayan, mga kapatid, ano? Dito po kasi sa Isaiah 45, dito rin binanggit yung pong ibong mandaragit na siyang tatalo sa Babylonia. At yung ibong mandaragit na yon ay si Cyrus the Great, mga kapatid. Kahit na binanggit ni ng ating Panginoong Diyos si Cyrus the Great na ibong mandaragit, tatalo at dudurog sa kahariang Babylonia, sinabi pa rin ng ating Panginoong Diyos na ang titingin sa Kanya ay maliligtas. Ayan. At walang ibang Diyos liban sa Kanya sapagkat Siya ang nagpadala kay Cyrus. Siya ang nagtakda ng mga bagay na ito. At kalooban niya na talunin ang Babylon sapagkat bihag ng Babylonia ang kaharian ng Israel. Mm. At sangayon sa salita ng Diyos na palaya ang bayan ng Israel sa kamay ng Babylon. Dahil walang ibang Diyos liban sa ating tagapagligtas. Ang kailangan lang tumingin sa Kanya. Pag sinabing tumingin sa Kanya, mag-focus sa Kanya. Ha? Mananampalataya sa Kanya, susunod sa Kanya. Yan yun. Sabi po dito, upang masunod ang hinihingi ng kautusan, ano ang kailangang panghawakan ng ating pananampalataya? Ang katwiran ni Kristo na tinatanggap ito bilang ating katuwiran. Iyan. So dito po mga kapatid, marami ang nalilito at nahihirapan. Paano ko susundin ang kautusan? Paano ko susundin ang 10 utos? Napakahirap sundin yun. At hindi na dapat sundin ang 10 utos sinasabi ng iba. Pero sinasabi po dito mga kapatid, agree ako rito, no? Na para po masunod ang hinihingi ng kautusan, ano daw ang kailangan? Panghawakan ng ating pananampalataya ang katwiran ni Kristo. Bakit? Dahil yung katwiran ni Kristo, sinunod na yung pong kautusan na yan. Yan po mga kapatid. Ang kailangan mo sampalataya na si Jesus. Dahil sa Kanya, perfect yung pagsunod niya sa kautusan, yung katwiran niya. At yung katwiran ni Jesus,
ibinibihis sa atin kapag tayo ay nananampalataya sa Kanya. Pakiramdam natin, tayo ay lubog sa kasalanan. Pakiramdam natin, wala tayong kwentang tao, ganito tayo, marumi tayo, karumalduman tayo sa harapan ng Panginoon. Pero kapag tayo pala ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung katuwiran ni Jesus, ibinibihis sa atin. Kaya kung ibinibihis sa atin yung katuwiran ni Jesus, dapat naman ayusin din natin yung lakad natin. Ayusin din natin yung ating pamumuhay, di ba? Dahil sinampalatayanan na natin ang ating pong Panginoon. Sabi dito, sa pamamagitan ng pakikiisa kay Kristo, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang katwiran, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari tayo maging marapat na gawin ang mga gawain ng Diyos na maging mga kamanggagawa ni Kristo. Ayan po, ang pinakalundo niyan talaga. No? Sa pamamagitan po ng katwiran, pananampalataya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, magagawa natin magiging kamanggagawa ni Jesus. So dito po, kagaya dito sa West Nueva Ecija, napakarami mga lugar ang po pwede pang pagtayuan ng mga churches. Yan. So huwag tayong papahuli sa mga bar. Yung mga bar, ang bibilis lumago eh. Eh, yung mga bahay aliwan, mabibilis lumago. Eh, yung pakayang church ng ating Panginoon, eh, dapat na yun ang mas marami. Maitayo tayo, mga worship places para sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi yung iba, hindi naman makakapunta rito sa bayan, napakalayo na. Oh, eh kung meron dun headquarters, di ba? Meron dun worship hall, makakapag-worship yung mga kapatid natin, yung ibang mga tao. So maging kamanggagawa tayo ni Jesus, idalangin natin sa Panginoon, kumonsulta sa tayo sa Panginoon, papaano tayo maging kabahagi sa gawain ng ating tagapagligtas. Kung gusto mong mapanood ang sa agos ng kasamaan, kung gusto mong magpaanod sa agos ng kasamaan at hindi makipagtulungan sa mga makalangit na ahensya sa pagpipigil, sa paglabag sa inyong pamilya at sa iglesia para maipasok ang walang hanggang katwiran, wala kang pananampalataya. Ano sabi po dito, mga kapatid? Kung gusto daw natin magpaago sa kasamaan, no? At talagang yung pamilya natin ay malugbok sa pagkakasala, eh di huwag kang manampalataya sa Panginoong Diyos. Huwag kang tumingin sa Panginoong Diyos. Eh gusto mo pala yun eh, di ba? Pero ako sa pangalan ng Panginoon, ako ayaw ko yan. Gusto ko manampalataya sa Panginoon. Pang aking mga pamilya ay maturuan din. At patuloy na manampalataya sa Panginoong Diyos, di ba? Ang gumagawa ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig at nililinis nito ang kaluluwa. Yan, sa pamamagitan daw po ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-ibig, nililinis ang kaluluwa at sa pamamagitan ng pananampalataya, gumagawa ang banal na espiritu sa puso upang lumikha ng kabanalan dito. Napakaganda, no? Pero hindi ito magagawa malibang gumawa ang instrumentong tao kasama ni Kristo. Yan po, no? So dito po, mga kapatid, hindi tawag dito, hindi tayo gagabayan ng banal na espiritu kung hindi tayo makipagtulungan kay Jesus. Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi gagawa ang banal na espiritu sa buhay natin kung hindi tayo magpapasya na sumampalataya sa Diyos. Kung hindi tayo kikilos na gumawa sa bukiran ng ating Panginoong Diyos. Kasi po kung hindi tayo kikilos sa bukiran ng ating Panginoong Diyos, paano naman tayo magagabayan nga? Paano naman nga tayo bibigyan ng karunungan? E ayaw naman nga nating gumawa sa bukiran ng ating Panginoong Diyos, di ba? Paano tayo tutulungan ng ating pong Diyos na banal na espiritu? Kaya sabi dito, may aangkop lamang tayo sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng banal na espiritu sa puso dahil kailangan mapasa atin ang katwiran ni Kristo bilang credential natin kung gusto nating makarating sa Ama. Ayan. Kung gusto natin makarating sa Ama, sabi ni Jesus Christ sa John 14, siya lang ang daan papunta sa langit. Siya lang ang daan papunta sa Ama. O, hindi ka makakapunta, walang sino man makakarating sa langit nang hindi dahil kay Jesus. Yan po, mga kapatid. At sabi po dito, yung pong buhay natin, anong ibig sabihin na maging angkop? Maangkop tayo sa langit. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung pong karakter natin ay mauubog na panglangit.
sa pamamagitan ng paggawa ng banal na espiritu sa puso kung aanyayahan natin siya. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagiging matuwid sa sanlibutan na ito, yung pagtitrim ng ating pong karakter sa sanlibutan na ito, bagamat makasalanan, ay inihahanda pala tayo na yung ating mga karakter ay fitted sa langit. Eh ano kaya yun? Pupunta ka sa langit. Yung karakter mo hindi bihis na bihis. Ikaw ba pupunta ka sa isang place na magandang lugar na maraming mga tao na pangit ang damit mo? Eh siyempre naman, kahit hindi naman bago yung damit mo, eh maayos naman at maganda. Gusto mo naman maging maayos ka at maganda yung pananamit. Lalo na sa isang lugar na maganda at maraming mga tao at marami kang kakilala. Di ba? Eh yung pupuntahan natin mga kapatid ay langit. Ang susundo sa atin ay ating Panginoong Diyos para maging angkop tayo doon sa banal na hapunan sa langit. Ay kailangan naman maihanda at maigayak natin ang ating karakter. Eh, hindi pupunta doon sa langit yung palamura. Eh, paano naman? Di ba? Hindi pupunta sa langit doon yung palaaway. Baka masungitan mo at maaway mo doon, pati anghel eh. Di ba? Kaya ititrim mga kapatid, ititrim. Dapat maiangkop ang ating buhay doon sa langit, di ba? Maiangkop. Ito yung mangyayari sa paggawa ng banal na espiritu sa ating mga puso mga kapatid. At tatandaan natin ang credential para makarating sa langit ay si Jesus, pero mahalin natin at sampalatayanan ng ating Panginoon. Hindi tiket sa langit si Jesus, mga kapatid. Siya ang ating tagapagligtas. Kasi kung tiket lang ang tingin mo kay Jesus at hindi Diyos, no? Eh, maraming mga taong ganyan eh. Tao lang ang tingin nila kay Jesus. O, ibig sabihin, tiket lang ang tingin mo kay Jesus, tao lang. Na siya yung maghahatid sa langit. Pagkatapos nun wala na, hindi mo na siya sasampalatayanan. Hindi ganun, mga kapatid. Si Jesus ay ating Panginoong Diyos na tagapagligtas natin. Kung wala siya, hindi tayo maliligtas at di makakarating sa langit. Hindi siya tiket, mga kapatid, kundi siya ay ating Panginoong Diyos. At ang gawain naman ng banal na espiritu, ano daw mga kapatid? Ano? Ah, tinitrim yung ating pong mga pag-uugali, yung ating pong karakter. Pinababanal, pinaangkop doon sa langit. Oh, kaya sabi dito, para mapasa atin ang katwiran ni Kristo, ano ang kailangan? Kailangan nating mabago araw-araw ng impluensya ng Espiritu at maging kabahagi ng banal na likas. Gawain ng banal na Espiritu na iangat ang hilig, pabanalin ang puso at parangalin ang buong pagkatao. Parangalin ang buong pagkatao. Yan ang gawain ng banal na Espiritu. Kailangan pala mabago araw-araw. Nang ibig sabihin, ano, kung may level ng kasungitan, sa susunod na buwan, level ano ka na lang? Level 9 na lang yung kasungitan mo. O sa susunod na taon, level 8. Mabagal eh, no? O level 7 na lang yung kasungitan mo. Yung kasamaan mo, level 6 na lang next year. At unti-unti, mga kapatid. Sabi nga dito, araw-araw pala, no? Dapat mabilis na nagbabago. Kaya lang, minsan may makukunat na karakter eh. Taon bago mabago eh. Yun ang problema to. Kailangan pala dito ang suggestion araw-araw mga kapatid. Pero may mga tao talaga na yun nga, makunat, matagal. Matagal maano, siguro napakahaba nung kanyang ano, sama ng ugali, ang tindi ng karakter. Kaya kailangan ng dekada para para matrim yung pong karakter. Ano, ito'y sa tulong ng banal na espiritu. No, yan ang disenyo ng sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi nga dito sa 129 ng John, tingnan ng kaluluwa si Jesus. Bakit? Narito ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di ba? Katulad dun sa bronze serpent na itinaas sa wilderness, mga kapatid. Ang lahat ng titingin doon, lahat ng natuklaw ng ahas ay gagaling. So doon po, mga kapatid, ay kumakatawan kay Jesus Christ. Na ang sinasabi po dito sa John 1:29 ay tumingin kay Jesus na siyang tupa ng Panginoong Diyos at tayo ay maliligtas. So sabi dito, walang pipiliting tumingin kay Kristo. Yan naman ang pakatatanda natin. Pero ang tinig ng paanyaya ay naririnig sa sabik na pakikip-usap, tumingin ka at mabuhay. So dito po mga kapatid, hindi pinipilit, pero hinihim, ano, pero tag dito, ini-inspire. Yan. Yung pong
pinapahalab yung ating puso. Yung bang talagang binibigyan tayo ng, sabi dito, yung pananabik, yung sabik na pakikiusap. Yan yun yung paanyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi pinipilit, pero sinisikap na i-inspire ng ating pong Panginoong Diyos ang mga tao na tumingin sa Kanya, sapagkat sa Kanya lamang merong kaligtasan, mga kapatid. So sa pagtingin kay Kristo, makikita natin na ang Kanyang pag-ibig ay walang kapantay, na kinuha na niya ang lugar ng salaring makasalanan at ibinilang sa Kanya ang walang bahid niyang katuwiran. Yan po ang pinakamaganda. Ano? Kapag tumingin kay Kristo, nakikita ang Kanyang pag-ibig na walang kapantay. At kapag tumingin sa ating Panginoon, nakikita natin yung pagkakamali natin. Nakikita natin yung kasalanan natin. Ibig sabihin, kapag tumitingin ka sa Panginoon, naikukumpara mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kasi kung sa tao ka titingin, maikukumpara mo yung karakter mo sa tao din. Sasabihin mo, ay, parehas lang naman pala kami makasalanan. Okay na ako ng ganito. Ay, parehas lang naman pala kami ganito, ganyan. Ay, mas amat pa pala ako sa kanya. Oy. May pangit, mga kapatid, yung resulta. Kaya ang pinakapayo dito ng banal na kasulatan, tumingin sa ating Panginoon. Dahil may kukumpara natin ang ating sarili sa Panginoon, magiging mapagkumbaba tayo, yung pride natin mawawala, magiging mapagmahal tayo dahil ang tinitingnan natin, mapagmahal. Magkikilos tayo sa gawain dahil ang ating Panginoon kumilos sa gawain. Walang pagreklamo, no? Kundi go sa gawain ng Panginoong Diyos. Nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya walang kaproblema-problema. Kaya walang kabagabagan sa kanyang puso. Kaya sabi dito, kapag nakikita ng makasalanan ang kanyang tagapagligtas, namamatay sa krus sa ilalim ng sumpa ng kasalanan kapalit niya, at namamasdan ang nagpapatawad niyang pagmamahal, nagigising ang pag-ibig sa puso. Minamahal ng kasalanan si Kristo. O minamahal ng makasalanan si Kristo. Dahil una siyang minahal ni Kristo, at ang pagmamahal na siyang katuparan ng kautusan. Yan, sa Romans 13 verse 10. Alam niyo po, ang pagmamahal ay katuparan ng kautusan. Bakit? Dahil doon pa lang sa Old Testament, ang pagmamahal sa Diyos, may apat na ibig sabihin. Diba? Alam na alam natin yan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag mong babanggitin ang Diyos sa walang huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ano pa? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Manglilingkod ka ng araw ng Sabat na espesyal na ginawa ng Panginoon. So yun yung apat na pagmamahal sa Diyos. Eh yung anim naman na pagmamahal sa tao. Yung igalang mo yung mga magulang, huwag kang papatay, huwag kang magdanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, huwag kang tawag dito, huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. Yung pong anim na yun, kahit nagkarambol-rambol, mga kapatid, basta yun yung anim na pagmamahal sa tao. Kaya sabi dito sa Romans, pagdating sa New Testament, ang pagmamahal ay katuparan ng kautusan. Ang tanong naman, paano mo naman mamahalin ang kapwa at ang Panginoong Diyos? Babalik ka ngayon sa Old Testament na sinabi kung paano mahalin ang Diyos para mahalin ang kapwa. So ganun po, mga kapatid. Lalo na ang pinakagusto ko dito, tayong makasalanan ay mas lalo nating mamahalin ang Panginoong Diyos. Bakit? Dahil una siyang nagmahal sa atin. Kung mahal mo ang Panginoong Diyos, wala kang ibang Diyos. Hindi mo siya babanggitin sa pag nagulat ka lang. Babanggitin mo ang Panginoong Diyos sa Bible study. Babanggitin mo ang Panginoon Diyos sa panalangin at sa pagsamba sa Kanya. At kung mahal natin nga ang Panginoong Diyos, yung pinahalagahang araw ng Panginoon, yung binanal na araw ng Panginoong Diyos, doon tayo mangingilin buong araw, buong buhay po natin, mga kapatid. Doon tayo mangingilin. Ipangingilin natin to. Ibig sabihin pangingilin, wala kang ibang trabahong gagawin. Wala kang kalayawang gagawin. Kundi iyon ay nakaseparate para sa Panginoong Diyos. Kasi mahal mo nga Panginoon eh. Dahil sa hindi mo mahal ang Diyos at mas mahal mo ang sanlibutan, hindi ka nga mangingili ng araw Sabat kasi nga hindi mo mahal masyado ang Diyos at mas mahal mo ang sanglibutan.
mas mahal mo ang iyong karir o iyong trabaho o ang grade mo sa school, mas mahal mo. O kaya nga, kaya ganun. Pero kung mas mahal natin ang Panginoong Diyos, paalagahan natin, iingatan natin banal yung binanal ng ating Panginoong Diyos. O magiging mahal na mahal natin ang Panginoong Jesus dahil una siyang nagmahal sa bawat isa sa atin. Yun. Kaya sabi dito, napapagtanto ng kaluluwang nagsisisi na ang Diyos ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Napakaganda ng talata na ito. Totoo, no? Na tayo, kapag ka tayo ay tumingin sa ating Panginoon, ang benepisyo pa ng pagtingin sa ating pong Panginoong Diyos, marirealize natin na ang Panginoong Diyos ay tapat at banal na kung tayo ay lalapit sa Kanya, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Yan ang maganda dyan. Kapag tumingin tayo sa ating Panginoon, marami tayong marirealize. Una na nga doon, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, mapagpatawad ang Panginoon. Ang Diyos ay merciful. Hindi mabagsik ang Panginoong Diyos. Yan ang itanim natin sa isip natin. Kasi ngayon, may mga palabas sa tungkol sa Panginoong Diyos para bagang mabagsik ang Panginoong Diyos. Hindi po mabagsik ang Diyos. Ang Diyos ay maunawain. Ang Panginoong Diyos ay mapagmahal. Ang Panginoong Diyos ay mapagpatawad. Tayo lang talaga ang hindi mapagpatawad at pabangis, mga kapatid. Tayo lang, yung mga religious organization masyadong too religious naman, no? Hindi na masyado tungkol sa Panginoong Jesus na eh. Hindi na tungkol sa Panginoong Diyos eh. Too much religious. Ibig sabihin ng too much religious, masyadong mahigpit na doon sa mga ipinatutupad ng relihiyon. No, na magkamali si kapatid, ay, wala, walang ganyan. Eh, mga kapatid, eh, ang Panginoong Diyos mapagpatawad, merciful eh. Kung ano lang yung sinabi ng banal na kasulatan, doon lang tayo. Huwag na nating dadagdagan kung paano pa papaingatan natin yung kautusan na masyado na, minsan masyado na mahigpit o too much religious naman na. Hindi naman na sinabi ng Bible na sobrahan naman na. So, hindi dapat ganun. So, dapat sa pagiging relihiyoso natin, sa pamamagitan na tayo nananampalataya sa Panginoong Diyos, makita rin yung karakter ng Panginoong Diyos na nandoon nga yung merciful, yung pagiging mapagpatawad at mapagmahal, isa pa yan. Yan ang dapat na makita sa mga tunay na mga Kristiyano. Kaya sabi dito, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa kaluluwa ng mananampalataya. Tinutulungan siyang sumulong mula sa isang linya ng pagsunod hanggang sa isa pa na nakakaabot mula sa kalakasan hanggang sa higit pang kalakasan, mula sa biyaya hanggang sa biyaya kay Kristo. Kaya po yan, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, ang banal na Espiritu na tumutulong sa atin, gumagawa sa ating pumbuhay, pinalalago tayo. Kaya nga sa ating doctrine, meron tayong sa doctrine of salvation, meron tayong apat, no? Yung the great controversy, malaking tunggalian, yung life, death, and resurrection of Jesus, yung experience of salvation, at yung pang-apat, growing in Christ. Yung growing in Christ, mga kapatid, lumalago sa biyaya. Ibig sabihin, paggabay ng banal espiritu, lumalago yung ating pananampalataya. Natitrim down yung bad character at lumalaki yung pong character na katulad sa ating pong Panginoong Diyos sa bawat araw. Napakahalaga nun yung growing in Christ. Maglalago tayo sa Panginoon kung nakatingin tayo sa Kanya. No? Kung tayo ay nagpasakop sa Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu gumagawa sa atin, kung nakatingin tayo, nakafocus tayo sa Kanya, tayo ay lalago, mga kapatid. Bakit? Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, ang ating sinasamba, mga kapatid. Wala naman ng ibang Diyos eh. Eh, ano bang gusto niyo? Diyos ng Pilipino? Wala, mga kapatid. Mga anito yung Diyos ng Pilipino. Ang Diyos ng Israel na gumawa ng langit at ng lupa, yun ang tunay na Diyos. Sabi dito sa 45:22 ng Isaiah, kayo'y tumingin sa akin, sabi ng Diyos, at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Siya po ang Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Moises, ni Adan at ni Eva na dapat nating sambahin. At nawa, mga kapatid, sa Kanya lang tayo tumingin para tayo patuloy na lumago at maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging
maging malumhanay at maging maayos ang ating pong karakter at maging fitted tayo sa langit, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. Muli po, magandang-magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy natin isama sa panalangin ang ating pong mga kapatid. May mga karamdaman ngayon, may mga problema, papasok sa school, ingatan nawa ng ating pong Panginoon. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin, pero pakinggan muna natin ang awit na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Dakila at pagpala namin ang banal na nasa langit. Maraming salamat po sa kataon na muli nyo kami binigyan sa umaga na ito, na kami ay makarinig ng paalala ng inyong lesson sa umaga na ito. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na kami patuloy dapat na tumingin sa inyo. Patuloy kami makikisa sa inyo. Kami ay sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga halimbawa nung kayo na dito sa lupa. At na kami ay matuto rin magpumbaba, kapagmahal, napagpatawad, mahilahon. Sapagkat na pagtingin po sa inyo ay tunay na magiging daan para sa aming kaligtasan dahil nasa inyo po ang kaligtasan. Kami ay karapat dapat na tumingin at magtiwala po sa inyo. Kami ay bigyan ng gabayan ng Holy Spirit sa bawat araw na manatiling nakatingin po sa inyo, manatiling nagtitiwala at huwag matangay ng tukso ng sanlibutan. Maraming salamat po sa araw-araw ng biyaya na mga lesson na ibibigay niyo po sa amin at kami ay nabibless at nare-remind. Sa umaga po na ito, patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga Bible students na sina Sister Annabelle at Henner Kando at sila Romnick Arelia at Olivia Francisco, ganyan din si Gemma Bell, John Dave, and Joey May Bourbon, at Imelda Indoctivo at Precious na patuloy po silang magbigyan ng marunong na kaisipan at sa huli tumanggap sa inyo bilang kanilang personal at tagapagligtas. Makasama namin sila sa pagbabago ng aming karakter, sa patuloy na paghahanda sa nalapit na iyong paglapit. Amin din po sinasama sa panalangin ng mga personal ministries, Bible studies, mga care groups, jail ministry niya sa akin, at ang aming mga personal ministries. Patuloy niyo po kaming gabayan. Bigyan kami ng malusog, lakas sa pangatawan, pang-physical, pang-mental, at pang-spiritual. Aming patuloy na mga isagawa ang aming mga kanya-kanya mga personal ministries upang kami ay patuloy na maging magamit sa pag-ari ng inyong bukurin. Amin din po sinasama sa panalangin si Sister Rosalie Sanchez na tumanggap po sa inyo sa pamamagitan ng bautismo. Nawa po ito ay matuloy at walang maging hadlang. At siya ay pagkalooban niya ng marunong na nakaisipan kagaya ng Hari Solomon na siya ay mapili niya ang tama at mali upang siya ay patuloy niyong bigyan ng matatag na pananampalataya na siya ay iwala po sa inyo ng patuloy kasama ng kanyang pamilya at nasa inyo po ang pagmamahal na ipinibigay po sa amin. Kaya din namin sinasama sa panalangin ng bagong binyagan na nandiyan sa likab, Jeronimo family, Agropis family, De Guzman family, at Rivera family. Kaya din sa Tabacao, sa likab, sa buong district, kaya din sa Leonardo, sa San Antonio, sa General Tino, ang bagong binyagan po na ito at sama ng kanilang pamilya ay kadalangin po namin sa inyo na sila ay maging matatag sa pananampalataya. Patuloy na tumingin po sa inyo. Patuloy na magbago ang aming karakter na maging karapat-dapat. Yan makapasok sa lahat ng labayan. At ganyan namin sinasama sa panalangin mga kapatira sa Tabacao at sa Kalipahan na magbabayan po sila ng Holy Spirit na maging manatili. At sila ay huwag matangay ng mga tukso ng salibutan sa saksalukuyan. At sila ay maging matatag, patuloy na maniwala po sa inyo, ipadama niyo po sa kanila patuloy ang inyong pagmamahal at ang inyong pangako. At sila ay makasama namin sa patuloy na pananampalataya. Amin din po sinasama sa panalangin mga kapataan at hindi na mga prayer request ni Ate Flo para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga apo na sila ay
at maging matatag sa pananampalataya at huwag matangay ng tukso ng salitan. At amin din sinasama sa panalangin ng mga may karamdaman, mga tuloy na nagpapagaling sa kanilang karamdaman at papalakas sa kanilang previous na medical procedures kagaya ni Father Gerardo Bourbon, si LJ, si Lara Jane, si Jennifer Pascua, si Precious Iris Joy, ni Lola, ni Jasper, Brother Woodrey, Rico Hermoso, ni Nanay, ni Pastor, Tatay Seri na Mahina, na Rebecca Francisco, Loretta Reyes, Tatang ni Brother Kevin, at si Brother Jerry Pineda na operansa mo. Mga pangalan po na ito na Islamic lapit ganyan na magkaroon sila ng nagpasap pangatawan at ipuin po sila na yung mapagpagaling na kamay pagkalab po sa kanila. Galingan at game din ng malakas na malusog na pangatawan sa bawat araw. Gabayan po ang kanilang pamilya, kanilang mga pangailangan. Amin din sinasama sa panalangin, may mga karamdaman pang espiritual, mga kapatid na nakulang ng pananampalataya po sa inyo, na po sila ay kayang pagbalik ng inyong mga panalanghel at sila ay manindigan sa mga pagsubok dito sa lupa at sa sanlibutan. Kaya si Brother Henry at iba pang mga kapatiran na dating nagtapat po sa inyo, kagaya ni Brother Henry Sabat, kaya din si Brother Francis Labrador, na siya po ay manumbalik sa inyo sa pagtitiwala sa inyo. Pagkaloob niyo po sa kanya ang inyong pagmamahali, paramdam po ulit sa kanya ang inyong pangako na dapat sa, na kayo lamang aming dapat pagtiwalaan, pagkat nasa inyo po ang buhay, nasa inyo po ang kasiyahan, nasa inyo po ang lahat na aming mga pangailangan. Amin din po sinasama sa panalangin mga kapatiran na naghihintay ng kanilang baby, kagaya nila Pastor Nelvin, Mang Karin, Brother James, Sister Diane, Brother Kevin, Sister Cindy, at iba pa namin mga kapatiran na naghihintay pa rin ang kanilang baby. Pagkaloob niyo nawa po ito sa lalong madaling panahon para sa kanilang masayang pamilya. Kaya din amin sinasama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon ang aming mga pamilya, ang aming mga kabuhayan, kalusugan, ang aming mga gagawain sa buong maghapon na inyong ingatan ang tayo na muna sa amin at ang aming mga pananalita, pag-iisip at mga gawa. Sama namin sa panalangin ng family ni Sister Michelle Seraspi, ang family ni Ate Joyce Elson, kasama na rin si Peter Elson na magkaroon ng work sa London, si Mary Jane de la Cruz Mendoza na nagpa-process ng papeles para sa kanilang work sa Korea, si Mika sa kanyang pag-aaral, family ni Sister Consuelo Estrella, Sharon Lloyd and Maddie, Pero Franco and her family, Mila de la Cruz family, si Raspi family, Sister Rosalie Sanchez, Joy Christine Sanchez, at Ate Ine Reyes and Ate Ine Villaruman. Ang mga pang-family nito kasama ng aming mga pamilya. Nais po namin ilapit sa inyo na patuloy kami maging matatag sa aming pananampalataya. Gabayan niyo po kami sa aming araw-araw po. At din aming sinasama sa panalangin ang business ng kapatiran ng San Leonardo Church para sa kanilang simbahan. At po ano ay patuloy niyong palaguin, magamit ang magkaroon ng pagkakamaliit na pagkakitaan ng kapatiran, kaya din magkaroon ng pondo ang kanilang simbahan. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming mga panalangin at kami po ay hiling ng kapatawaran kung ano man ang aming kasalanan na gawin. Maraming dalang sa pangalan ni Jesus na aming tagapaglita. Amen. Amen.